Hello guys and welcome back again to the YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ngayon kung paano nga ba magpalago ng perang puhunan natin sa pagninegosyo. By the way guys, kamusta po pala lahat ng mga nakanood po ng last vlog ko about po sa pagpapautang? Kamusta po kayo? Kayo po ba ay nalugi? Or sana naman po ay kumita? This time guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba natin mapapalago yung perang puhunan natin sa pagpapautang. Marami po kasi akong istoryang nalaman ngayon about sa pagpapautang. Karamihan po talaga ay nalulugi, lalo na kung po nag-uumpisa pa lang sa pagpapautang. Okay guys, ang pagpapautang po kasing negosyo ay isa sa pinakamadali na negosyo kumpara sa mga online seller. Kasi po ang pagpapautang, ito'y abutan lang ng pera. Pipirma lang po tayo ng kasulatan, then kukuha ng collateral, then maghihintay na lang po tayo ng hulog kada kinsenas katapusan. Kumpara po kasi sa mga ibang negosyo tulad ng mga online seller, mamimili pa mga paninda natin, and then mag-aanday pa po tayo kung kailan magbabayad. Ito po kasi ang pinakamadali talaga na negosyo na pwede niyong umpisahan. Lalo na po ngayong 2023, pwede na po nating umpisahan ulit to guys. Okay guys, meron po tayong mga tips na dapat nating tandaan kapag tayo po ay nagpapautang. Okay, tips muna tayo number one guys. Dapat, pag nagpapautang ka po, halimbawa meron ka pong starting puhunan na 20,000, sikapin po sana natin na ang tubo na estimate po nating kikitain sa loob ng 5 buwan, ay wag na po nating gagamitin sa personal na gastusin natin. Dapat ibukod po natin at huwag po nating gagalawin. Kasi kapag may pumasok po sa ating tubo or naguhulog na po ang ating client, dapat sikapin po nating mailabas ulit ang pera kinsenas katapusan kapag may nanghihiram. Huwag po nating gagamitin ito sa personal nating pangangailangan. Kasi kapag ganun po yung ginawa natin, hindi po tayo lalago. Dapat ang gagawin po natin, yung bawat tubo na papasok, huli nating idadagdag to sa ating puhunan, patuloy ang pagdagdag ng tubo sa capital hanggang sa hindi mo namamalayan, ito na po ay unti-unti nang lumalago. Okay, next tips guys. Kapag ang isang tao ay nanghiram na sa'yo ng pera at nagsabi siya na hihiram siya ulit sa'yo at ang sasabihin niya ay para sa kamag-anak niya, para sa relatives niya, sa kakilala niya, hanggat maaari guys, huwag nyo na po itong papayagang pahiramin. Or alamin nyo talaga kung para sa kamag-anak ba talaga niya to or sa kakilala. Hingan nyo ulit sila ng panibagong collateral. Kasi marami po kong istoryang nababalitaan na kapag lumaon, malalaman mo sa bandang huli, siya rin pala ang nanghiram sa'yo. At kung kailang baon na, doon mo malalaman na hindi na pala siya talaga makakabayad. Sinasabi niya lang na kakilala niya, kaibigan niya ang nanghihiram. Pero siya rin pala yun, no? Malalaman mo na lang pala kasi hindi na siya makakabayad sa'yo. Nagpatong-patong na lahat ng utang niya sa'yo. So, ito na po yung pag-umpisa ng pagtulog ng pera mo at hindi na po ito muling gugulong kasi na-stack na po sa kanya. Nang malaon siya din pala po talaga ang may-ari ng lahat ng hiniram niya sa'yo. Okay, next po. Kapag may kakilala po kayong gusto rin magnegosyo ng ganyan at nanghiram lang din po sa inyo ng pera, pampuhunan at sinabi niyang lalakihan niya or dodoblihin niya ang tubo, para maibalik sa inyo, ay wag na wag po kayong papayag. Kasi nangyayari po niyan, siya po ang magpapalago ng pera niyo at pinangako sa inyong ibabalik, baka po ang mangyari, mabankrupt dahil siya po ang gagamit ng pera. Mas maganda po kayo na lang po ang mag-manage ng sarili niyong pera, na mamonitor niyo po yung mga perang pumapasok sa inyo, at the same time, naaalagaan niyo po ang paglago ng inyong puhunan, pati ng inyong tubo. So, at isa pa po ha, kung pwede po sana, iwasan po ninyo ang maging maluho. Sa loob po ng 1 taon ng pagpapautang ninyo, sikapin nyo po sana na huwag nyo yung gagalawin ang inyong tinubo at ang inyong puhunan. Hintayin nyo po muna itong lumago ng lumago. Huwag po kayong maaakit na bumili ng mga kung ano-ano na nanggagaling mismo doon sa inyong pinuhunan dahil iniisip nyo na meron naman itong tubo. Kasi kung sa umpisa pa lang, ginagalaw nyo na po ang inyong puhunan at nagagalaw nyo po agad ang inyong tubo, wala pong iikot at wala rin pong lalago. So, yun lamang po guys sa ngayon. Ito lang po muna ang aking ma-share. Huwag po kayong mag-alala. Babawi po ako sa inyo.
Kasi alam ko pong marami pong nag-aabang ng mga updates ko about po sa pagpapautang. Okay guys, pwede nyo na pong umpisahan ng pagpapautang ngayong 2023. Kung kayo po ay may trabaho sa isang kumpanya, huwag po kayo magre-resign ng dahil po sa meron lang po kayong negosyong pagpapautang. Po ay sideline nyo lamang po, no? Kasi po, kailangan lang po nating sumideline kasi sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan po talaga ay may extra income po tayo. So sa ngayon, yun lang po muna ang ma-share ko sa inyo guys. See you again on my next vlog. Thank you for watching!